ating dakilain at sambahin ang Panginoong butihin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Tayo'y magbigay galang sa Diyos na sa timay lalang. Tanay inako niya inirang kawang iningatan, ating dakilain at sambahin ang Panginoong butihin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumain yung lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po muna natin pagsisihan ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tanang pinakamabuti iyong tinataglay, gawin mong sa aming kalooban manuot ang pag-ibig sa iyong ngalang dakila at bantog, upang sa pagunlad ng aming pagsunod sa pananampalatayang iyong ipinagkaloob, mapagyaman mo ang kabutihang iyong inihandog, at ang iyong pinagyaman ay mapanatili mong lubos sa iyong pagsubaybay sa amin at pagkupkup sa pamamagitan ni Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonica. Mga kapatid, hindi na kailangang isulat ko pa sa inyo kung kailan magaganap ang mga bagay na ito, sapagkat alam na ninyong ang pagdating ng araw ng Panginoon ay tulad sa pagdating ng magnanakaw. Kapag sinasabi ng mga tao, tiwasay at panatag ang lahat, biglang darating ang kapahamakan. Hindi sila makaiiwas sapagkat ang pagdating nito'y tulad ng pagsumpong ng pagdaramdam ng babaing manganganak. Ngunit hindi kayo nabubuhay sa kadiliman, mga kapatid, kaya't hindi kayo mabibigla sa araw na iyon na darating na parang magnanakaw. Kayong lahat ay kabilang sa panig ng kaliwanagan, sa panig ng araw, hindi sa panig ng kadiliman o ng gabi. Kaya nga, kailangan tayo'y manatiling gising, laging handa at malinaw ang isip, di tulad ng iba.
Tinawag tayo ng Diyos hindi upang parusahan, kundi upang iligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Namatay siya para sa atin upang tayo'y mabuhay na kasama niya. Buhay man tayo o patay sa kanyang muling pagparito. Dahil dito, patuloy tayong magpaalalahanan at magtulungan tulad ng ginagawa ninyo ngayon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Makikita ang may kapal sa kanyang lupang hinirang. Makikita ang may kapal sa kanyang lupang hinirang. Tanglaw ko'y ang poon, aking kaligtasan. Kaya walang takot ako kanino man. Sa mga panganib, kanyang iingatan. Kaya naman ako'y walang agam-agam. Makikita ang may kapal sa kanyang lupang hinirang. Isang bagay lamang ang aking mithiin. Isang bagay itong sa poon hiniling. Ang ako'y lumagi sa banal na templo upang kagandahan niya'y mamasdan ko at yaong patnubay niya ay matamo. Makikita ang may kapal sa kanyang lupang hinirang. Ako'y nananalig na bago mamatay, masasaksihan ko ang iyong kabutihan na igagawad mo sa mga hinirang. Sa Panginoong Diyos, tayo'y magtiwala, ating patatagin ang paniniwala. Tayo ay umasa sa kanyang kalinga. Makikita ang may kapal sa kanyang lupang hinirang. Magsitayo ang lahat. Narito at dumating na isang dakilang propeta, sugo ng Diyos sa bayan niya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagpunta si Jesus sa Kapernaum, Galilea. Nagturo siya sa mga tao ng araw ng pamamahinga. At nagtaka sila sa kanyang pagtuturo, sapagkat may kapangyarihan kung siya'y magsalita. Naroon sa sinagoga ang isang lalaking inaalihan ng demonyo o isang masamang espiritu. Sumigaw siya ng malakas, "Ano ang pakialam mo sa amin, Jesus na taga Nazaret? Naparito ka ba upang puksain kami? Alam ko kung sino ka. Ikaw ang banal ng Diyos." Subalit pinagwikaan siya ni Jesus, "Tumahimik ka, lumayas ka sa taong iyan." At sa harapan ng lahat, ang tao'y inilugmok ng demonyo at iniwan ng hindi man lamang sinaktan. Nanggilala silang lahat at nagsabi sa isa't isa, "Anong uri ng pangungusap ito? Makapangyarihan at mabisa,
pinalalayas niya ang masasamang espiritu at sumusunod naman sila. At kumalat ang balita tungkol kay Jesus sa buong lupaing iyon. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Isishare ko lang muna sa inyo sandali ang naka-struck sa aking kalooban habang binabasa ko po ang Ebanghelyo. Nagtaka ako doon sa ginamit na, ano man tawag doon, pronoun ba yun? Ng demonyo, sabi niya. Naparito ka ba upang puksain kami? Eh hindi ba yung sinasabi kanina, may isang tao roon na inaalihan ng demonyo. Isa lamang siya. Pero yung pronoun na ginamit ng demonyo, kami. Ibig sabihin, hindi lang siya nag-iisa sa kanyang sarili. Meron siyang kasama. Maaring legion ito. Maramihan. So kapag ganun, durog. Ah, di ba? Pag durog, marami. Disintegrated. Ah, hindi buo ako isa. Hindi integrated. No? Okay. Magandang umaga po ng Martes sa inyong lahat, mga kapatid. Napakinggan natin sa ating mga pagbasa na nagsasalita si Jesus ng may kapangyarihan. Ibig sabihin, hindi lamang pinaghalo-halo na mga kataga o yung word salad ang ginagamit niya na punong-puno ng kababawan na walang mahawakan ang sa kanya'y nakikinig. Hindi mga catchphrase lamang o mga slogan ang kanyang sinasabi. Hindi mga pauso na mga expressions. Hindi nag-i-impose. Hindi nang i-encourage ng hysteria. Walang double speak. Walang kasinungalingan. O pangakong walang katuparan. Kaya, mapagkakatiwalaan. Mapagbago. Mapaghilom. At mapagpalaya. Punong-puno po ng mga ito ang mundong ating ginagalawan. Punong-puno ng double speak. Makinig ka lang sa balita. Tapos may ini-interview na. May sinasabi sa lipunan. Maraming double speak. Lalo na sa public relations. Hindi ka makasabi ng offensive. Kasi, syempre, iko-consider mo yung ma-o-offend at iko-consider mo ang iyong image. Kaya kahit ang sinasabi mo ay hindi, sinasabi mo ito sa paraang parang oo. Double speak, double meaning pala ang sanay tayong mga Pilipino. Doon pag sinabing double meaning, hindi mo na tuloy alam kung alin ang tunay at makatotohanan sa mga advertisements. Kung hindi mo babasahin yung pinakamaliliit na letra, ay kung malabo ang iyong mata, hindi mo na mapapansin. Bumili ako ng gamot, sabi ko 50 milligrams na losartan. Eh, kasi yun ang iniinom ko para sa aking hypertension. Ay hindi ko makita yung maliit na letra. Yun pala ay 100 milligrams ang ibinigay sa akin. Ay di kundi hatiin pa.
So kinakailangan to read between the lines and read the small fonts, yung maliliit na letra. Sa paglakad natin sa gitna ng lahat ng ito, dahil napaliligiran tayo ng lahat ng ito at hindi natin napapansin, baka tayo mismo ay gumagamit ng ganito. Kailangan ng pusong mapagkilatis o discerning hearts para makita natin alin ba ang tunay, alin ang makatotohanan, alin yung parang niloloko lamang yata ako nito. Pahintulutan nawa natin ang mahal na poong Jesus Nazareno na makurot paminsan-minsan ang ating mga puso dahil siya ay hindi gumagamit ng double speak. Masakit kung minsan ang katotohanan, kaya kumukurot sa ating mga puso. Kung paglabas ninyo sa misa ay nabagabag kayo, ibig sabihin noon, aba, tumalab sa inyo, kumurot sa inyong puso ang sinasabi ng mahal na poong Jesus Nazareno. Matulungan din nawa niya tayong humugot ng ating sasabihin mula sa ating integridad. Kahit sa pang-araw-araw nating casual na mga kwentuhan, sa bahay, sa trabaho, sa karsada, formal man o informal, makahugot tayo ng sasabihin natin mula sa ating integridad upang ang ating sasabihin hindi masyadong lumisya sa ating disposisyon at ginagawa. At kung paanong ang kanyang kapangyarihan ay hindi sa kanya mismo nagmumula, kundi sa amang sa kanya ay nagsugo, mamalayan dinawa natin na lagi na may otoridad dapat ang sinasabi. Alalahanin po natin na yung otoridad hindi nanggagaling sa diin ng pagsasalita o lakas ng boses o ng pagpupumilit na ipaintindi ang sinasabi. Ang otoridad na nanggagaling sa integridad ay pag ginagawa mo ang iyong sinasabi at sinasabi mo ang iyong ginagawa, mayroong congruence, may pagkakaugnay, totoo ka sa iyong sarili. At ang iyong sarili ay nakatungtong at nakaugat sa kung sino ang higher authority, ang Diyos mismo. Ang pagsasalita natin ng may otoridad ay karangalan lamang na ibinabahagi sa atin ng siyang tunay na may otoridad. Isa sa mga tunay at totoong nagsasalita ng may otoridad sa pinakalantay na katuturan ng terminong ito ay si Santa Teresa ng Calcutta. Napakaliit na babae, frail, soft-spoken, pero nagsasalita ng may otoridad. Pwede kanyang ma-meet ng isang beses, mamamalayan mo na kasama ka na sa kanya sa India at naglilingkod sa mga dukha dahil sa otoridad na kaakibat ng kanyang pananalita. Sa kanyang halimbawa at pananalangin, minamahal kong mga kapatid, maturuan nawa tayo ng espiritong banal na i-minimize ang sarili nating biases, prejudices, at judgment. Gabayan nawa niya tayong pakinggan siya at ang kanyang sinasabi sa atin sa halip na ang sinasabi natin sa kanya.
Mahalaga po kasi ito para makuha natin ang mensahe ng mahal na poong Jesus Nazareno. Pag siya po kasi ang nagsasalita, siya po mismo ang mensahe. Magsitayo ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sa pamamagitan ng Ebanghelyo, nagsasalita si Kristo sa atin ng mga wikang may walang hanggang kapangyarihan at mga gawang mapaghimalang nakapagpapagaling. Sa pamamagitan niya, manalangin tayo ng may pananalig. Iisang banal ng Diyos, basbasan mo kami. Iisang banal ng Diyos, basbasan mo kami. Ang simbahan naway patuloy na ituro ang katotohanan ni Kristo at tuligsain ang mga kasamaan sa ating panahon. Manalangin tayo. Iisang banal ng Diyos, basbasan mo kami. Ang mga pinuno ng mundo naway itaguyod ang kabutihan sa kani-kanilang gobyerno at maging masidhi sila sa pagpuksa ng kasamaan sa kanilang mga lipunan na kanilang sinumpaang paglingkuran. Manalangin tayo. Iisang banal ng Diyos, basbasan mo kami. Tayo naway hindi manghinawa sa ating pananalangin upang hindi manaig ang masasamang espiritu sa ating buhay. Manalangin tayo. Iisang banal ng Diyos, basbasan mo kami. Ang mga may sakit at mga nagdurusa naway mapalaya sa kanilang mga paghihirap, manalangin tayo. Iisang banal ng Diyos, basbasan mo kami. Ang mga tapat na yumao naway masiyahan sa pagsikat ng liwanag ng buhay na walang hanggan, manalangin tayo. Iisang banal ng Diyos, basbasan mo kami. Ama naming nasa langit, nagbubunyi kami sa nag-uumapaw mong pag-ibig sa amin. Itatag mo nawa ang iyong kapangyarihan sa amin at maging lagi ka naming kasama sa landas ng buhay. Hinihiling po namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang banal na paghahain ay lagi nawang magdulot ng iyong pagbabasbas na sa amin tumutubos upang ang ginaganap mo sa aming pagdiriwang ay maging lubos na pagkakaloob ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin.
Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong kagandahang loob, kami ay iyong ibinukod upang iyong maitampok sa kadakilaan mong lubos. Kahit na ikaw ay aming tinalikdan, dahil sa aming pagkasalawahan, gumawa ka pa rin ng magandang paraang may manguna sa amin para ikaw ay balikan. Kaya't ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak upang may kapwa kaming makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Arsobispo't ng tanang mga obispo't kaparian at ng iyong piniling sambayanan. Alalahanin mo rin ang mga mahal namin sa buhay na nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal, ni Santa Teresa ng Calcuta, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya,
Ang lahat ng parangal at papuri ay sa'yo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian, at ang kapangyarihan, at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Kay papalad nating inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. May the body of God of Christ bring us to everlasting life. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. O Diyos, pakinggan mo
aking tawag at sa aking maawat mahabag. Buhay ko may pagtangkaan, buhay ko may pagbantaan, sa'yo pa rin magtitiwala kailanman. Ang Panginoon ang aking tanglaw, sa panganib ako'y iingatan. Kanino ako masisindak, matatakot kung ako'y laging nasa piling niya? O Diyos, sana'y pahintulutang mamalagi sa banal mong harapan. Ang tinig mo'y mapakinggan, pag-ibig mo'y maramdaman, kadakilaan mo't ganda'y masaksihan. Ang Panginoon ang aking tanglaw, sa panganib ako'y iingatan. Kanino ako masisindak, matatakot kung ako'y laging nasa piling niya? Announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan sa ating Healing Mass and Service sa darating na September 7, Webes, sa ganap na ika-anim ng gabi. Makiisa po tayo. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalo-salo sa pagkain mong bigay, ay humihiling ng lakas mong inilalaan upang ang kagandahang loob namin madagdagan sa paglilingkod namin sa iyong kadakilaan na nagpapaalab sa pag-ibig namin sa kapwa-tao sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo't pagpalain ang kanilang mga pinasasalamatan, idinadalangin at pinagsusumikapan sa araw-araw, pati na ang daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag
na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat at ang inyong pamilya at mga komunidad ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Naialay na po natin ang banal na misa. Humayo kayong taglay ang pag-ibig, kapayapaan at pag-asa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.